Hello. Gandang buhay ka, Survivor. Mayroon naman tayong nakitang bagong spot. Oh. Dito. Unlimited dito ang isda na talagang kumbati talaga. Oh, ka-survivor. Yan. Puro Buddhist. Okay lang. At least mayroon. It's okay, friend. Oh, sige. Birada tayo, ka-survivor. Yan. Unlimited talaga. Magkabilaan ng birada. Yan, sumabit sa kabilang hila. Oh no! Mayroon pa namang mayroon ding budlis. Oh, yan, nagkagulo na. Yan ang mahirap pagka nagkagulo na yung nylon. Ako, sige lang, konting tiyaga lang ka-survivor. Gulong-gulo na. Okay, birada muna yung kabila, ka-survivor. Ayan na, hinihila na. Sige. Bitawan muna yung mga nagkagulong nylon. Unahin muna yung isda. At masasayang pagka nakawala. Oh, yan na. Na ka-survivor, mayroon ka ng puzzle ngayon. Nagkagulo na yung nylon, marami ka nang aayusin. Oh, sige lang, tiyaga lang. Mayroon kang madali lang yan, ka-survivor. Mayroon kang gunting dyan. Gunting-guntingin mo lang. Diretso maayos yan. Pero mawawalan ka ng masira naman yung nylon mo. Huwag, ka-survivor. Tiyagaan lang itong magayos. Yan, oo. Kunting tiyaga lang. Huwag masyadong dito kasi sa pagbubudlis, hindi papasa dito ang mainitin ng ulo. Kasi pag ganitong mangyayari na magkakagulo yung nylon, pagka mainit ang ulo, wala na, putol-putuli na lang para madali maayos. Pero masasayang yung gamit. Kaya konting tiyaga lang. Hinahon lang ka-survivor para hindi masyadong kanya. Sige, tuloy na tayo. Dito talaga sa pagbubudlis, hindi na iniinda yung puyat. Ang totoo po dyan ay kadalasan ay puyat tayo dyan. Gawa ng alis dito sa tabi ay mga madaling araw pa lamang, mga alas 2 o kaya alas 3 ng madaling araw para makaabot sa spot na ng maaga kung saan tayo makarating sa mga spot na maraming isda. Yan, kasabay ko. Sige lang.
pang ano sa bilibol. Yung pagsarop sa bilibol. What? Ano kaya sa Tagalog magsarop? Hindi ko pala napansin. Ang bilibol ko pala nabuksan. Kaya dumami ang tubig sa loob. Oh my God! Halos maabot na yung makina. Kaya pala nagpapalya-palya na marami na palang tubig. Marami na palang pasok na dagat. Sige lang, ka-survivor. Sige, pirada tayo. Yeah. Oops. Talagang mahilig talaga ang budlis pumalag. Oo. Parang gusto talagang kumawala din ang budlis. Ang gusto nila ay makawala sila. Ang gusto ko naman ay mahuli sila para makarami ng huli. Yan, survival. Sige, bilis. Pabilisan ito, ka-survival. Anong nagsilutangan na talaga ang isda. Now, unlimited talaga. Kaya lang, masyado kasing manipis ang raway ko, kaya hindi gaano mapadali ang pirada sa mga ugnas gawa nung manipis ang raway. Ayaw naman kasi nila yung makapalang raway. Ayaw. Kailangan talaga yung parang hindi makikita ng buntis ng raway para kagad hahatak sa pahid. Diyan na naman. Survival. Yeah! Kabilaan talaga. Kabilaan ng huli. Oo, yun na. Talagang tumatakbo kasi ng malayo. Kaya napapahaba yung nylon ko. Berada ka, survivor. Paspas. Bilis ka, survivor. Para makarami. Nakakatuwa talaga ka, survivor, pagka maraming isda. Yung nakasabi ko nga, hindi na iniinda yung antok. Kahit maghapon, hindi ko talaga napapansin ang antok gawa ng talagang puyat talaga tayo dyan. Pero okay lang. Kasi pag huminto tayong huli ng budlis, kasi itong budlis maya-maya lang ay pwede mawala yan. Hindi buong araw yan nandyan sa nakalutang. Kaya pagka habang nakalutang sila, nakalabas sila, ay talagang pabilisan talaga. O pabilisan ng ilos para kagad makahuli ng
marami. Kasi pagka papatay-patay tayo dyan, pag uminto tayo, magpahinga, mamaya pag-gising mo, wala na pala sila dyan. O ka-survivor, kaya hindi kasi kagaya nung dati na maghapon, walang tigil. Walang tigil ang paghuli ng paglabas ng isda. Ngayon, mga maroon na rin sila. Pagka napapansin nila na paliit na paliit na sila, talagang bumabalik sa ilalim. Kaya sinasamantala natin habang nandiyan pa sila. Yan. Okay, pabilisan ka, survivor. Medyo masama nga lang ang panahon, kaya ang kuha natin sa video ay medyo malikot. Oo, kasi hindi ganong malinaw ang dagat. Medyo malakas ang hangin tsaka alon. Kaya nakikita naman natin sa kalagayan ng talagang yun na, kasubaybor. Oops, kabilaan talaga. Sige, ada ka survivor. Nakawala pa. Sige lang, marami pa dyan. Kabila naman. Hindi talaga maiwasan na may makakawala. Gawa ng yun talaga ang pagka nasasaktan ng isda. Talagang gusto nilang makawala sa taga. Kaya sabi ng isda, sabi siguro ng isda, anak ko, talagang bibitaw talaga ako, kung maaari lang bibitaw ako. Sabi naman ng Mika survivor, kung maaari lang talagang ayaw kong bumitaw ka dyan, kailangan kita para makarami naman ang huli. Sige lang, survivor, patuloy tayo. Yung mga ibang pambot din ay busy rin sila. Hindi lang natin nakikita gawa ng nakapermanente kasi yung camera ko. Hindi kagaya ng mayroon tayong kasama na pwedeng mag-ikot-ikot ng camera. Ito ay permanente. Sige, palit muna tayo ng raway. Medyo bago naman para hindi maputol, kasi halo-halo kasi yung malaking budlis. Yes, vapor. Okay.
habang wala pang humahatak. Sige. Magpalit muna tayo ng haraway. Estimate natin ang haba. O ilang diba? Survivor. Bantay lang ka survivor pagka hinatak yan ng budlis yung mga hila-hila mo, siguradong lilipad yung sabuan. Yan na, sabi ko nga ba eh, unti ka pang lumipad yung sabuan. Yan na. Discardin na lang dyan ka survivor kasi wala kang kasama. Yung paa mo ay nakahawak ng nabila ng kaling. Oo, lahat talaga, halos lahat ng katawan natin ay gamit na. Halos lahat ng parte ng katawan natin ay talagang gagamitin natin sa ganitong sitwasyon na maraming lumalabas sa isda. Nako, talagang diskartihan talaga. Yan na, gusto ko talaga pumapalag talaga. Yan. Sige, bilis ka survivor. Wala talagang humahalo, puro budlis at bapol. Nagkawan na talaga yung budlis dyan, nagpalibot sa payaw. Payaw kasi itong ating napuntahan na spot. Ilang mayang gabi o mga ilang araw, mawawala na rin itong mga budlis gawa nung pagka mapansin ng nagbabantay dito, tatawag na ng fishing boat, tatawag na ng likuman para lambatin na yung isda. Kasi alam na lang nakabantay na marami ng nakasilong na isda, kaya tatawag na ng likuman para lambatin. Kaya sige, bilis ka survivor habang nagsilabasan pa sila. Bilisan talaga. Solo-solo lang kasi yung subid. Ayaw naman kasi sa palambing. Ang maganda sana yung palambing ang gamit, pero ayaw nila palambing. Yung kasi yung palambing maraming taga, kaya madaling makarami. Kaso nga lang ayaw ng isda na gamitin ang palambing. O gusto nila solo-solo. Discarte na lang talaga. Kulay ng ating subid ay blue. Gusto nilang kainin. Naputol kasi, kaya palit na naman tayo ng daga.
dali lang maputol, gawin ng manipis lang ang gamit na laway. Ayaw nilang makapal. Parang naiilang sila pag makapal ang gamit na laway. Sige. Sangat muna, sangat ka survival. Yeah, andyan na kaagad hinatak. Parang mapuputol na yung nylon. Sige. Oops, muntik nang mapunta sa ilisi. Hinila yung kabila pero nakawala kagad. Yan na naman kasurvivor, unlimited talaga. Oops, yeah. Bilis sa survivor pag dumating na yung maglalambat, bukas wala na yan. Yan naman ka survivor. Oops, yan. Sige, kumbati talaga ka survivor. Hulog na, kasalway po. Enjoy ka talaga. Pero pag walang isda, nako, may enjoy talaga yung mata mo sa kaantok. Ngayon hindi talaga natin iindahin yung antok. Kasi talagang pabilisan talaga. Andiyan yung katabi kong pambot, nakikipag-usap sa akin. Pati sila busy rin sila, saka bibirada. Hindi lang natin nakikita. Gawa nang sabi ko nga yung video natin nakapirmi na nakapokus, nakapermanente nakapokus dito sa hindi talaga ma-focus sa malalayo, sa ibang lugar. Gawa nung wala kasi ang kasama, mahilig talaga akong lumaot mag-isa. Pumapalaot ako kasagaran, mag-isa lang ako. Kaya lahat dumidiskarte na lang tayo. Yan ah.
lagi ka survivor. Unlimited cutscene talaga. Sana bago tayo magtapos kayo na lang po bahala mag-like, kayo na po bahala mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga bagong video natin. Maraming salamat. Nandito na tayo sa tabi. Nandiyan na yung Sasik Boy ko. Ang anak ni Ka-Survivor. Siya talaga magdidiskarga sa aking oli. Yan ah. Lamang muna tayo Ka-Survivor. Maraming salamat. God bless us all.